And so, hello, welcome to my vlog. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan natin ay ang RPMS or the Results-Based Management System according to DEM-008 Series of 2023. So, let's proceed to Crow 1. Mabilis lang to, kasing bilis lang nung iniwan ka niya. Char! Okay, Content, Knowledge, and Pedagogy. Objective 1, ang walang kamatayang within and across integration. Ang ating MOV ay COT form. COT form na lang, wag nang gawing photo album kasi ang COT form ay summarized na po. Okay, nakita na ni Rater yung DLP mo noon kung paano ka nagturo. Okay na yon, ito na lang yung i-attach mo, yung COT form. For quarter 1, and then provide annotation, paano ka nag-integrate, ano yung in-integrate mo. So, kung makikita nyo sa akin, babasahin ko lang ng mabilis. For my CO1, my topic is ordinal numbers in math, I integrated the following. So, inisa-isa ko lang yung in-integrate ko. Hindi na ako nahihirapan kasi during my CO, ayan, nandyan na sa aking DLP annotation yung mga in-integrate ko. Yes, ang integration po dapat milk base or nasa milk. Kasi madali lang sabihin na, itong part na ito, Filipino integration. Pero, are you sure na yung sinasabi mo is nasa milk ng Filipino? And, pag nag-i-integrate, dapat tayo, pag quarter 1 pa lang, ang i-integrate mo lang ay mga milk ng quarter 1 or mga lesson ng quarter 1. Okay, pag quarter 2 naman, pwede mo nang i-integrate yung quarter 1 and quarter 2 lessons. Ganun. Pag quarter 3, dumadami na yung pwede mong i-integrate. Kasi, bakit naman ka mag-i-integrate ng quarter 4 lesson sa quarter 1, di ba? So, it doesn't make sense. So, ayan, na-block ko tuloy. So, ganun lang yung ginawa ko. And then, for my quarter 2 CO, means of verification, bubulol tayo, COT form quarter 2, ganun pa din. Ayan, inisa-isa ko yung mga in-integrate ko that time, ganun pa rin sa quarter 3, annotation, and then quarter 4, annotation. So, now, let's proceed to objective 2, the literacy and numeracy. Ayan, napakahirap nito ang literacy and numeracy, sabi nila. Pero, kung tutuwisin, napakadali lang naman ito. Kasi, wala pa man tong PPST, RPMS, Kenime na to. Eh talaga namang sa lesson natin, 'di ba? Nagliliteracy na tayo in numeracy. Kahit sa Filipino yung subject natin, lalo-lalo na kasi pagbabasa literacy sa Filipino and English. Sa AP ganun din naman, nagpapabasa tayo literacy na 'yon. Minsan nga pinapabilang natin yung mga words, yung mga letters, pinapa-spell natin. So sa simple literacy and numeracy strategy na hindi mo na kailangan pabulaklakin, hindi mo na kailangan i-highfalut yung strategy. Okay, basta ang importante may literacy and numeracy ka na akma sa estudyante mo. Kaysa naman, ang bigat ng literacy and numeracy mo, windang na yung estudyante mo. So, as simple as suited doon sa estudyante mo. So, eto, ayan, COT form pa rin ang MOV. Insert mo lang dyan. And paano mo ginawa yung literacy and numeracy nung CO na yan. So, I will read my annotation to build a strong foundation in literacy and numeracy among learners. I use the following strategies. Okay, from my first classroom observation. Ayan, read aloud and writing ordinal numbers. So, kung ito yung DLP ko, ayan, read aloud and ordinal numbers. Ngayong gumawa ko ng RPMS, I'm just using the power of Control C and Control V from my DLP. Ayan, so literacy and numeracy are fundamental. Kenime na lang yan sa annotation. And dito sa objective 2, pareho pa rin ng objective 1 na apat ang MOV. Apat, isa for quarter 1, hala na wala, isa for quarter 2, isa for quarter 3, at isa for quarter 4. Siyempre, iba-iba yung annotation kasi iba-iba ka naman nag-integrate ng literacy and numeracy noong mga panahon na iyon. Okay, so ayan yung aking annotations. Now, let's proceed to objective 3. Objective 3 for 4 MOVs then, quarter 1, quarter 2, quarter 3, and quarter 4 na COT form. Ayan, so dito,
Ayan, ba pinagsasabi ko dito sa annotation. To promote critical thinking, ayan, basahin natin. Reactions for their peers and the digital students, feel free to be creative. Ayan, gawin na lang siya ng annotation. Sa objective 4, COT form pa rin ito. Pero, dalawang MOV lang ito. The use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching-learning process. Isa sa quarter 1. Okay, insert nyo yung COT form nyo ng quarter 1 at isa noong quarter 3. So, hindi na kayo malilito dito sa RPMS template ko. Huh? Ay. So, quarter 3. Ayan, insert nyo lang and then lagay nyo ng annotation na bang sabi ko dito. Ayan, syempre, better grasp the lesson talaga kapag mother tongue. At saka yung multilingual education is kapag based siya sa mother tongue, ayan, key factor siya for the inclusion of quality learning and it also improves learning outcomes and academic performance. Kasi nga, di ba, halata naman talaga na kapag English tayo ng English, minsan nga kasi lang. Pero pag gumamit tayo ng mother tongue natin sa lesson, lahat nakarelate. Lahat nakataas ng kamay. Kasi mas madali sa kanilang maintindihan yung lesson kapag mother tongue yung gamit kaysa English kapag English subject. Di ba? Pero, however, dapat hindi natin tinatolerate yung ganun. Dapat, they strive pa rin for the English excellency. Yun, dapat matuto pa rin talaga silang mag-English kapag English yung subject. Okay, so, tama na ng daldal, baka mabasya ko doon. So, CRA 2, Learning Environment and Diversity of Learners, Objective 5. COT pa rin po ang, ano nito, ang MOV. Walang kahirap-hirap, di ba? So, wala nang kahirap-hirap yung RPMS halos kasi ang MOV ay halos COT form. So, quarter 1 and quarter 3 lang din po ito, dalawang MOV. Ayan, may annotation. To create safe and secure learning environment, I see to it that they are familiar with classroom routines. Napaka-importante nun. Diba? By creating a positive and trusting classroom environment. Ba't may trusting dito? Ba't ako nagtitiwala dito? Okay, by creating a positive classroom environment, teachers can provide their students, ayan, safety. Siyempre, kapag nakapag-provide din ang classroom routines mo, at saka pag-pray sila sa distraction, edi safe sila. Okay. So, yun. Objective 6, nandun na rin yun. Ayan. Basta lang, dali ko na lang na-annotate. Nandito na noon sa DLP ko. Ayan, setting rules. Let's go back to the objective 6. So, objective 6, dalawa lang din na MOV, quarter 1 at quarter 3. Again, COT form pa rin ito. And then, you provide na lang the annotation. Ayan. So, objective 7, COT form pa din. Di ba? Walang kahirap-hirap. Dalawang COT, quarter 2 at saka quarter 4. Yes, hindi po pare-pareho na lahat apat. Okay, may mga objectives po na dalawa lang po talaga siya nag-appear sa ating classroom observations. And then you provide your annotations. Annotation. Objective 8, another COT form ang MOV. Kaya mabilis mo lang ito matatapos kasi puro COT form. Ayan, isa sa quarter 2 at isa sa quarter 4. Ayan. So, kung katulad, hindi ako nahihirapan sa annotation tulad ng sinabi ko kanina. And, aking DLP. Nang isang pabang hindi na. Ako yung nagbablog. Dito. Sinuksan no. Paan? Quarter 2. Quarter 2. Wala na. Hindi ka na. Okay, wag na nating hanapin pag ayaw magpahanap. Kaya ganun yung DLP ko. Okay, so, CRA 3 na tayo, curriculum and planning. Ayan, so, ito yung kodi ko kung gumagawa ko ng RPMS. So, kung makikita ninyo, hindi talaga siya pare-pareho. I-delete na nga natin yan. Ayan, so, sa objective 9, hindi ito COT form. Hindi siya kasali sa in-observe sa atin. Okay, ito ang mga
MOV, lecture or discussion, activity sheet, performance task, rubric. Hindi po yan lahat ilalagay. Isa lang. Kasi no, at least one lesson plan. Any one of the following. Isa lang. Okay? Ang nilagay ko ay performance task with rubric. Yan yung pinili ko. And then I just provide my annotation. So, back sa kasi kung makikita ninyo, ayan, DM008-2020, isang doon, kasi hindi naman minimum doon yung ano, may explain tayo. Sino pa yun? Wala. Okay, DM. Siguro, vlog natin discuss. Basta isa lang. Tapos, meron dun kasing nagagay sa ano, na kapag ang na-provide mo ay ano, kapag ang na-provide mo ay lecture discussion, ano ka, 5 points ka. Kapag ang na-provide mo ay activity sheet, 4 points ka. Kapag na-provide mo performance task, 3 points ka. Yung rubric, 2 points ka. So, may kanya-kanya silang points. Nandito tayo. Ayan. So, while waiting to... Ayan. Nagkataon lang na na-hit ko yung dalawa kasi yung performance task talaga namin sa school ay with rubrics. Okay. Objective 10, another COT po ang MOV, isa sa quarter 2 at isa sa quarter 4. And then, ito po yung annotation. Ayan. So, dali lang yung mga na-observe na. Kasi, ayan, halimbawa, ganyan. O, diba? So, mimili ka lang. Tapos, yung isang yun, ay akibat siya na yun yung sinasabi ko. Okay. So, punta tayo dun sa objective kanina. Sorry na. Ang hina ng internet. Ayan. So, pili ka ng isa. Lecture, discussion, activity sheet. Ayan. 5 points ka kapag... Ayan. Basahin nyo na lang, ha? Ayan. Okay. So, basahin nyo na lang dyan. So, kung gusto nyo lang 5 points, ayan. Kailangan ang maisubmit ninyo daw ay talagang nagpapakita ng attainment at saka with the learning as shown in the MOV submitted. So, ayan. Intindihin nyo na lang yan. Self-explanatory naman din yan. Okay, and then objective 11, utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. Okay, mula 11, yung 9, 11, 12, 13, 14, 15, yung 6 na yon ay non-classroom observation indicators na po or NCOI kung tawagin. So hindi na siya COT. Kanina halos COT, 'di ba? Siyam yung COI natin. Tapos, 6 yung NCOI natin. So, 6 na lang yung bubunuin mo, diba? Ayan, sa objective 11, magkaroon ka daw ng least and most mastered skills. Tapos, lagyan mo ng isang supporting MOV. So, ayan, nilista ko muna yung least mastered competencies sa subject ko. Kasi, pag grade 2, all subjects tayo. Ang sakto lang. So, ayan, nilista ko lang yung least mastered competency. Sabi kasi doon, kailangan ilista mo and then most mastered competency naman ito. Madali lang naman din to kasi copy-paste from MELC. Alin ba doon yung sa tingin mo yung hindi talaga nila masyadong na-mastered at saka na-mastered nila. So, copy-paste lang to sa MELC. Walang kahirap-hirap yon. And then, ang aking supporting MOV is the lesson plan for catch-up Friday. Kasi ang sabi naman dyan, sabi sa isang, ayan o, lesson plan number 3 or activity log for remediation. So, as we all know naman, ginagawa natin ang catch-up Friday, di ba, as part of remediation na din at saka intervention para sa mga non-reader to lessen the non-reader dahil nga dun sa result ng ano nga ba yung Kenmi na yun, yun. So, yan na rin yung pinili kong supporting MOV. So, tignan natin kung ilang points yung pinaglagyan. Kasi dito, 008, pakikita mo. Ayan. Kapag MOV number 1, 5 points ka. La,
accomplishment report yun. Pag accomplishment report, 5 points ka. At kailangan 4 quarters yung mailagay mo. Oh, dahil ang nilagay ko ay yung lesson plan, 3 points lang ako. At kailangan ko maglagay ng 2 quarters. So, dapat 2 quarters na lesson plan ang ilalagay ko. So, ganun lang po yung pagtingin dyan. Okay, so self-explanatory yan. Lahat naman tayo ay may reading comprehension. So, yan po. Pili lang kayo pag MOV2, 4 points gusto mo, o ito i-target mo, MOV number 2, intervention material. Pero dapat 3 quarters mo siyang ginawa. So, lagyan mo na lang ng quarter 1, quarter 2, quarter 3 dito sa RPMS mo. And then, objective 12, build relationship with parents, guardians. Ito na yung mga walang kamatayang PTC, pictures, home visitation form, mga ganyan-ganyan na kinime. And, ayan. Ako, pinili ko na lang itong madali. Bakit ba? Itong screenshot. Ayan. Tas, or, pwede naman minutes of the meeting. So, tignan natin kung ilang points sa mga classroom observations. Charot. Kaya, okay na ako dito sa mga 2 points dito. At baka mag-outstanding tayo. So, ayan. Ito yung pinili ko. MOV3. Ayan, 2 points lang ako doon. Tapos, 1 quarter lang din yung nilagay ko na screenshots. So, okay na ako sa 2 points. Kasi yung mga CO ko naman ay 7-7. Lo, nagyabang yan. Okay, so, actually, ganun ako gumawa ng RPMS. Pag mataas na yung mga CO ko, dun sa mga non-classroom observation indicators, okay na ako ng 3 points, 2 points, para hindi mag-outstanding. Kasi pag tinarget mo pa rin sa objective 11, 12, 13, 14, 15 yung 5 points, edi outstanding ka, mag-explain ka sa division. Walang ganun. Okay. Objective 13, participated in professional network to share knowledge and to enhance practice. So, ito naman yung mga certification natin noong LAC session. Basta ganyan-ganyan, yung mga benchmarking, participation, webinar, training, participation, mga certificates. Ilagay mo na dyan lahat kasi winner tayo dito sa mga certificates na to, diba? Dami-dami nating certificates the whole year round. Ayan, tingin ka lang ulit dito kung anong gusto mong point. Sabi ko nga sa inyo, dahil matataas yung classroom observation ko, okay na ako dito sa 3 points at 2 points. Ayan, so 2 quarters na lang yung ilalagay ko na mga Ang mahirap kasi dito, sa ngayon may inset, di ba, na January. So second quarter yun, isang quarter lang. Maswerte kayo kung masipag kayong mag-lock sa school ninyo na by quarter talaga. Ayan, no? Kasi pag gusto mo ng outstanding, 4 quarters dapat. O, ito, 3 quarters, 2 quarters. So, yun. Okay. So, CRA 5, personal growth, objective 14. Ito yung hihingin natin. Lahat naman na tayo nakapagsagot ng ESAT. So, hintayin na lang natin yung certification from our ICT coordinator. Kung gusto nyo, media review. Ang pinakamababang grade dito, ito. Yung tignan natin. Isa lang ha, yung ilalagay nyo. Kasi depende yun sa gusto nyo. Ayan. Okay, so dito, ayan, MOB4, yung updated IPCR FDP. Outstanding. Ka dyan? Tapos, dapat apat. Apat dapat yan. Paano nangyari yun? Ay. Tapos, MOV3, yung media review form. Ayan, submitted 3 acceptable MOVs. Dito naman, by MOV3. Tapos, 3 MOVs yung isasubmit mo. 3 din na submitted ng RPM space. Huwag na tayo yan. Dito na lang tayo sa number 2. Yung ASAT certification na lang. Sapat na yung 2 points. Okay na yun. 2 points na tayo. Okay. Hindi ako na magpaka-stress dyan. Char! Okay, now, objective 15, last na to. Ayan, yung mga committee involvement natin, advisorship, coordinatorship, mayaman din tayo dito. Ilagay nyo na lahat ng ninyo, SO ninyo. Ayan, mga maraming coordinatorship dyan, bonggahan na ninyo sa plus factor. Ayan, so, perform at least one related activity. Kapag isa lang, pag isa lang yung mo, tapos 4 quarters. Ito yung hindi ko maintindihan eh.
actually naguguluhan ako dito kasi pag sa, 'di ba, ang quality, efficiency, timeliness yung computation dito. Tapos andito yung formula eh. Ay wala. Basta meron 'yan dun sa mga ano master academy. Ayan, so kapag isa lang daw perform at least one related activity, 5 points ka sa quality. Sa efficiency naman, submitted ang budi details at chipa submitted ang budi pag apat na quarter sa timeliness. Basta dito na lang tayo lagi sa unsatisfactory. Kasi kapag tinotal naman yon, kung matataas ka sa classroom observation, kahit 2 points ka lang dito sa mga ito, very satisfactory ka pa din. Ano ko na yon, na-compute ko na yon ng ilang taong nang nasa DepEd. So, yon. So, sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. And basta kapag gagawa kayo ng RPMS, buksan nyo na lang din tong DM008 series of 2023 para may guide kayo at para alam nyo kung anong points ang gusto ninyo sa buhay. Ayan, bahala na kayo kung gusto nyo magpakamata, joke lang, magpaka-stress, or chill-chill lang. Lahat naman tayo may PBB. Okay, napaka-motivational po ng vlog na to. Charot. Okay, so yun lang. I hope ay naibahagi ko sa inyo ng maayos at mabuti ang aking gawang RPMS. Happy mid-year review and happy inset. Bye-bye!